morning guys, I'm Catherine Araboy. Welcome to my YouTube channel. Guys, ngayon magluluto tayo ng buridibod na may kasamang kopo, patani at kamote. Ayan, magpapakulo na ako ng tubig. O magpapakulo na ako. Tapos, lalagyan natin ng bagoong. Saka natin ilalagay itong kamote at patani. Ito ang dapat natin pagsabayin. Hintayin natin kumulo, lalagyan natin ng bagoong. Ayan, kumukulo na. Kumukulo na yung tubig. Ayan, nilagay ko na yung mga kamote, patani, at may kasama ng bagoong. Pagsabay-sabayin na natin yung mga kamote at patani na meron ng bagoong. Mamaya, pag kumulo, saka natin titimplahin. Pero hintayin muna natin maluto, ha? Yung mga magkakasabay, bagoong, kamote, at patani. Habang niluluto natin yung mga kamote at patani, hati-hatiin na natin ito. Guys, dinengdeng naman kahit lakihin natin yung mga slice. Ganyan. Guys, pag matigas yung buto, pwede natin alisin yung mga buto niya. Alisin natin. Pero pag malambot, kahit hindi mo na alisin. Malapit nang maluto yung kamote at patani. Saka natin titimplahin. Pag natimpla na, nagawa na rin to, pwede na natin ilagay. Madali lang naman maluto to. Itong upo. Tingnan na natin guys kung luto na yung mga patani at kamote. Ang gawin natin sa kamote at patani, yung kunting durog lang. Kaya ngayon ang sinasabing buridibod. Kasi yun yung magbibigay, lalo na yung patani, ang bango. Siya yung nagpapabango sa dinding. Kaya hintayin natin silang madurong. Para yung panya, yung sabaw niya, konting lapot. So, tapos ko na nagawa yung upo. Tignan natin kung pwede na luto na yung patani at upo. Yan, timplahin na natin. Yan. Sabi ko na pagkulang, yung
lasa, matamnay. O, dagdagan natin ang bagoong. Pero ito, tama lang. Tamang-tama yung lasa. Kaya ilalagay na natin yung upo. Lasang upo. Ilalagay ko na sa kaldero. Pwede natong pwede nating halu-haluin. Pakita ko. Hintayin ulit natin kumulo. Saka natin tingnan kung lumapot na yung sabaw. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na. Lumapot na yung sabaw. Hintayin na lang natin maluto. I-try nyo to, ang bango ng patani na may kasamang kamote. I-try nyo. Ito. Upo na may kasamang patani kamote. Pag may bisita kami galing sa ibang bansa o kaya mga kandit o magre-request sila buridibod ang mapapaluto sa akin, lalo na pag may patani, at sasabihin pwedeng mag-take out ng dinengdeng. Ang dinengdeng kasi hindi siya tatagal, buti pa yung mga malagyan ng asim, yung may asim tatagal yun, pero yung mga gulay na ganito madaling mapanis to. Kaya pag mag-dingding ako hanggang lunch lang, hindi tatagal ko dapat. Kaya pag magluto ako ng dinengdeng, pang lunch lang namin. Hindi pwede sa gabi. At may kasama akong niluto na naman. Seafoods, laging may seafoods. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ano yan? Octopus. May octopus na naman. Ang octopus na yan, ihaw. Gawin na naman ihaw na lalagyan ng kalamansi. Masarap. Kalamansi. Pwede rin lagyan ng kamatis. Kamatis na may sibuyas. Depende sa inyo kung anong gusto nyong lasa. Ang gusto nyong kilawin. Masarap ang octopus. Kasi dito, malapit lang kami sa dagat. Kaya marami nagbebenta ng mga isda o octopus. Yung mga isda naman, fresh na fresh. Ngayon, meron na naman kaming isda na lulutuin. Pero yung auntie kong magluluto ng sinigang, papakita ko sa inyo mamaya ng yung fish na niluto. Yan guys, tignan na natin yung niluto ko. Final. Final. Luto na guys. Again, thank you for watching. Thank you for watching my lutong dinengdeng. Klaseng lutong dinengdeng. Sa susunod, abangan nyo ulit yung lututuin kong dinengdeng. Thank you! Every lunch, doon kami kumakain. Ayan, yung uncle ko naman ang nagluluto. Ayan, siya yung nagluluto. Kasi dito sa compound, lahat kami, sharing kami. Diyan sa compound namin, mga ulam namin, sharing. Apat ang bahay dito. Pag lunch, diyan kami lahat. Oh, mamaya papakita ko lahat yung mga ulam namin. Yung ulam namin na niluto ko, ilalagay namin dyan mamaya. Ito na oh, yung uncle ko nagluluto. Uncle, ano yan? Sarsyado? Sarsyado. Ayan, dito kasi sharing kami. Every lunch dito kami kumakain. Mamaya ilalagay ko dito yung
dinengdeng kong buridibod. Ito na yung ulam namin ngayong lunch. Ito na yung buridibod na upo. At ito naman yung sarasyado. Yan. Ready to eat na.